Yung car achiever po natin, grabe. Grabe. Sobrang grabe po. Masipag. Masipag po talaga to. Diba? Good looking. Akala hindi mo na alam kung babae o lalaki. Good looking sa panlabas at loob. Ibig sabihin, mabait. Ha? Alam mo na, may papidsa, ha? Oh. Pero seryoso, no? Dati po itong OFW. Dati itong OFW. And siguro, without further ado, I just want you to show yung video niya sa inyo, no? Mag-ready ka na. Ito na. So I'm very proud of this person. Panoorin po natin. Para kumita, maaga akong nagsumikap magtrabaho. Hindi lang para sa akin, kundi para kay nanay rin. And it wasn't easy. 8 years ako nasa ibang bansa. I had to do multiple jobs. Things were going well until nag-pandemic. At nawalan ako ng trabaho. Parte ng naipon ko na skampat na wala. Buti na lang at may IAM Worldwide, hindi ko plinano lahat. But God orchestrated everything smoothly in this business. Now, I am doing this full-time for 2 years. At kung kailan ako naging unemployed sa buong buhay ko, doon pa ako umasenso simula ng pandemya. Nakatulong ang IAM makapagpatayo ng bahay para kay nanay. At ngayon, ito ang isa pang resulta. Bunga ng pagsisikap sa IAM para sa aking grupo, Brand New Montero Sport. Salute to Team Dynamo Worldwide. Tama nga naman, many are the plans in a man's heart, but it is God's purpose that prevails. Ang akala ko, nasa ibang bansang pag-asenso. I thought, it was my misfortune to lose a job. But it was God's way of redirection to a better life. Former OFW, now a full-time IAM distributor, and my purpose is to help more people to achieve time and financial freedom. Jerby Sumayan, an agent of hope. I am Dynamo and I am Worldwide. Ayan! Lumabas ka na sa camera! Nasaan ka na? So guys, ano, nakakatuwa, nakaka-proud lang kasi nakita ko siya na nag-start. Dahil siya po ay aking direct referral at siya yung kinukwento ko kanina na makakabenta na sana ako ng isang box kaso nag-jade. No? So ayan po, no? So without further ado, let's welcome Mentor Jerby Sumayan. Picture muna tayo, Mentor Jerby. Siyempre. Game. B-sign? Wait, men's. Wait, men's. B-sign. Okay na ba, men's, yung screen ko? Yes, okay, perfect. Everything's perfect. Design. One, demanding. Sorry na, okay. One, two. Ako pala yung mag-picture. Isa pa. Ayan, yung PowerPoint mo, kaya mo o ako? Share comments, try ko. Oh, sige. Ayan, so habang inaantay natin ang pag-share ni Mentor Jerby sa kanyang PowerPoint, Eri, kaya? Pag hindi, let me know kasi meron naman akong copy. So, I can easily open it for you. So, congratulations. Ano, dati si Mentor Jerby ay isang OFW sa Macau. And siya na yung magkukwento kung anong nangyari, bakit napunta siya dito sa I Am Worldwide. Yan. So, full-time na si Mentor. Teka, nasaan na ba?
Teka, lumabas kasi ako. Ayan, nakita ko na. Yes, oo. Add to stream. So, bibigyan ko na sa iyo yung floor, ha? Hindi na ako lalabas. Mamaya ng ending. So, eto. Ayan, I think good naman, Mens, di ba? So, ayan, grabe, nakakaba. Di ba? So, speechless. Okay na yun, Mens. Di ba, nasabi ko naman na lahat dun sa video. But again, amazing morning. IAM Worldwide Movers, di ba? Grabe talaga yung experience na to. Actually, ang tagal kong hinantay itong pagkakataon na to na makapag-share din naman sa IAM Worldwide. Syempre, we're here in the business for a long term and then we are really looking forward na maging successful din kagaya ng mga top mentors natin, di ba? So, ito po, I just want to share with you my journey here in IAM Worldwide, di ba? So, ayan po ako, si Jerby Martinez Sumayan, former OFW from Macau, but now I'm doing IAM Worldwide full-time. So, currently, I'm the founder of Team Dynamo Worldwide. Okay, so ayan po, share ko lang yung screen ko, di ba? Yan po tayo nung high school. Okay, so eto naman po yung picture. Kumbaga naghalungkat lang din naman ako ng picture sa baon dun sa ano natin sa gallery, di ba? So nakapagtapos po ako ng BS Commerce major in management. Okay, so hindi ganun ka, hindi exclusive school yan, di ba? Talagang niraos lang po natin yung pagtatapos natin sa pag-aaral, gawa nga ng mahirap po talaga ang buhay, di ba? Talagang galing po kami sa hirap sa buhay, talagang yung tatay ko po ay isang karpentero lang, yung nanay ko naman ay isang housewife na naging labandera, na naging katulong, di ba? So ang dami, for sure talagang mahirap po ang buhay para sa amin. Talagang mukha lang po kaming mayaman pero laki po kami talaga sa hirap. Okay? So syempre nakapagtapos tayo ng pag-aaral, ang una ko pong naging trabaho ay sa mall, di ba? Bilang isang sales representative. So ayan, sa Mega Mall, sa Mall of Asia. So naging ano po tayo, sales associate ng mga luxury brands na rin po ng mga bags and luggages. Pero syempre nangarap tayo ng malaki kasi back then, naka-mindset sa atin na para magkaroon ka ng masarap na buhay, di ba, kailangan mo mag-abroad, di ba? So ako, very particular ako sa goals ko. Sabi ko, kinukompute ko by that time, 10,000 pesos lang yung salary ko. Sabi ko, grabe naman yun. Tapos yung nasa abroad, like 30,000, 50,000 per month, then for me, I have to work for it in 5 months. So talagang napaka-high ko doon pagdating sa sahod kasi I really want to save time kasi yung oras, yan yung bagay na hindi mo mabibili. Diba? Ang daming pwede mong gawin sa buhay. Diba? So ayan po, nag-decide po tayo na mag-abroad. Pero talagang ginapang po natin yung pag-abroad. Talagang grabe ding pagdadasal yung ginawa natin bago tayo makarating dun sa unang bansa. In fact, talagang pinagpilitan lang po natin. So nakarating po ako sa Ulaanbaatar, Mongolia bilang isang manager, bar manager po. Ano. So talagang nakaka-pressure. No choice, di ba? I have to take the offer kasi that's the only way para makalabas ako ng ibang bansa. Kasi hindi ko alam. Talagang naging mailap sa akin yung panahon by that time na hindi ako makapag-abroad-abroad. Diba? So, yan po. Ano? So, okay naman. I work here for more than 2 years. Okay? Talagang napakalamid. Coldest capital city in the world po, yung Ulaanbaatar. Diba? Yung tipong pag ikaw naglakad ka dyan ng, na sa labas na mahawak na mineral water, pag uwi nyo po, yelo na. Yelo na yung mineral water kasi sobrang lamig niya talaga. Pero kinaya po natin yung lamig. Kasi kailangan po natin ng pera. Pero po, sa kasamang palad, eh, umuwi po tayo. Diba? Kasi namatay din yung father ko by that time. So, ang sabi ng boss ko, eh, hindi na kita pwedeng mabigyan ulit ng trabaho. Gawa nga ng meron ding economic crisis yung bansa na yun. Kasi sa bansa na yun, isa akong milyonaryo. Ibig sabihin ng milyonaryo, yung sahod ko po na 30,000 pesos, 700 USD by that time, eh, isang milyon mahigit na sa currency nila. Kaya talagang milyonaryo ako. So by no choice, talagang sabi ko,
kailangan ko nang umuwi. Pero syempre, iba ang dasal lang nanay, di ba? So pinagpilitan niya, sabi ko, sige, I will try my luck sa Hong Kong kasi doon lang din ako lalapag eh. Sabi ko, I can stay for like 2 weeks, di ba? Kasi yun naman yung allowed natin na visa. So trinay ko. Pero sabi ng nanay ko, mahirap ang ano dyan, buhay kasi nagkakagulo din. So try mo tumawid. Try mo tumawid sa Macau. So nagbakasakali tayo sa Macau without any connections. Diba? Wala po tayong kakilala kasi sa entire family po namin, dalawa lang naman po kami na nasa abroad. Yung isa kong tsahi na nasa Australia, din ako lang po. So talagang nakakaingit man kasi yung iba kong mga kasama nung nasa abroad ako, halos buong ang kanila nasa abroad. Pero ako po mag-isa. Diba? So I was able to get a job as a customer CSA, Customer Service Ambassador. So ang sarap pakinggan ng title. Alam mo ba nung in-interview ako dito, naka-corporate attire pa ako. Diba? Nang malaman ko, ito lang pala yung magiging trabaho ko. Diba? Tatayo lang pala ako sa labas. Diba? Sa tabi ng bus, mamimigay ng flyers. O di naman kaya minsan, may hawak ka na board to attract customers para pumasok doon sa casino namin. So in short po, sa Pilipinas, parang dispatcher ka po. Di ba? Kasi magtatawag ka ng mga customers eh. So maganda naman yung trabaho, medyo madali kasi nga 8 hours lang per day. The only challenge is I have to work for, in spite of the weather, pag tag-ulan, basang sisiw ka, pag maaraw, grabe naman yung masusunog talaga yung balat mo, as in literal, tapos winter, sobrang lamig. So yun yung naging ano ko, challenge doon. Then I have to face yung mga Chinese locals kasi syempre yung iba talaga medyo rude. Diba? Kapag ganun sila, nalaman nila na ikaw ay foreigner. So ganun po, ano, may language barrier. So isa po yan sa mga challenges ng mga OFW natin, ng mga business partners. Kasi nga, hindi naman lahat may capacity to speak an English language. So ayan po, ano, yan yung naging trabaho ko. Masarap yung buhay ko. So maluwang naman yung oras ko. Ako po, sabi ko, goal-oriented person ako. Diba? So I decided na magkaroon, maghanap ng part-time job. Okay? So napasok ko po ito. 'Di ba pinag-aralan ko po talaga kung paano ako yayaman. 'Di ba? Kasi hindi basta pwedeng maniwala ka lang, kailangan meron kang action kung paano ka magiging mayaman. So naging isa po akong financial educator habang nasa Macau po ako, 'di ba? Currently nag-work ako na nas full-time. So ito ginawa ko siyang part-time. So maganda yung mission ng company, which is to educate Filipinos about personal finance, 'di ba? Yung hard-earned money nila. So nakatulong din to sa akin personally, 'di ba? So naging challenge lang dito, sabi kong gano'n, when I look at the person na nauna na sa akin sa business, doon ko na pag-compare. Diba? Kasi sabi nga, if you want to know your future 5 years or 10 years from now, you don't really need to time travel or magpahula sa kyapo. Ang kailangan mo lang, tignan mo lang o tanungin mo lang yung taong nauna sa'yo. Diba? Kung satisfied ka dun sa resulta niya for 10 years of her work, then go for it. Pero kung ikaw, hindi ka satisfied, mag-isip ka, 'di ba? Pag-isipan mo, magdagdag ka ng other opportunities na pwede mong gawin. So ganun po ang nangyari sa akin. So ginawa ko po to for 3 years. Okay? In fact, I was promoted as senior marketing director of this company. Pero sabi ko nga, I have a big dreams, 'di ba? Doon ko po nakita yung pangarap na yun doon sa upline mentor ko, which is my angel mentor, si Mentor Precious Grace Capilli. Ano? So, ayan po. But ito lang po, share ko lang sa inyo about my family din po. So, ayan po, yung nanay ko. Ano po kami? Talagang laging kaming dalawa lang. Okay? Kaya nung nag-abroad po ako, naiwan siyang mag-isa sa bahay. Okay? Pero habang nasa Macau po ako, ilang beses din po siya nagpabalik-balik doon. Diba? Kasi yun lang kinagandahan. Kasi Asian lang naman. So, you can really travel. Pwede siya nakapag-stay siya for 1 month, 2 months. So, on that period of time, talagang nakapag-travel naman kami around Asia. Okay, tapos itong pictures na to, last year to, nung March 2021, nag-Boracay kami. Kasi yung nanay ko talaga, she's very energetic. Diba? Grabe yung energy niya. Kapag ka nagta-travel kami, talagang ako yung napapagod siya, hindi pa siya pagod. Okay? Siya po yung, ano, yan po. Diba? Sa Macau po yan, no? So, grabe, napakaganda rin naman. Nang galing kami niya ng China, tapos, ayan, napunta kami ng Parisian. So, sabi niya dito, honor thy father and thy mother, that thy days may belong upon the land which the Lord thy God giveth thee. Diba? Alam niyo po, hindi naman sa pagiging religyoso, diba? Pero isa din to sa mga tumatak sa akin na
siguro kaya naging malapit lang din sa akin ang ano, ang blessing, 'di ba? Kasi everything that I do, iniisip ko siya para sa nanay ko. 'Di ba? Para sa nanay ko kung paano ko siya mabibigyan ng magandang buhay, 'di ba? Hindi man maganda yung buhay na nabigay niya sa akin, gawa nga ng galing sa hirap talaga, 'di ba? So I was thinking, how can I pay it back? 'Di ba? Kasi syempre yung mga parents natin, ano lang naman yun eh, sandali na lang din naman yung buhay niyan eh, 'di ba? Maswerte kung tumagal pa ng 15 years or 20 years, 'di ba? So habang tumatanda, let's try to give them, let's give them the chance to enjoy life kasi they have made a lot of sacrifices, lalo na po kami. Ang dami po namin, 7 po kaming magkakapatid. Ano? So, siya talaga yung deepest why ko. And then the reason why I was introduced into this kind of business, kahit na negative ako sa ganitong industry, is because of the product. Diba? So, I'm sure kung meron tayo mga audience dito na hindi pa nag-join, diba? Subukan nyo lang po yung product. The product will speak for itself. Diba? Kasi kami po, produkto lang ang nagpa-join sa akin. I don't have any plan to do the business. But because of the amazing product, ito po yung mother ko, she was been diagnosed with kidney failure. 10 years niya na pong sakit yan. Actually, pabalik-balik lang din talaga. Pero gawa nga ng hirap sa buhay, hindi namin mapa-opera. Diba? Pero dahil nga nakapag-ipon-ipon na rin naman tayo, nag-stay tayo sa abroad for 8 years, ito po, grabe kasi yung kidney stone niya talagang barado na. Sobrang laki na ng bato sa kidney niya, 'di ba? Yan po yung picture na yan. Then nagpa-opera po siya. Yan po yung mga kidney stones na nakuha doon sa katawan niya. Just imagine gaano kadami. Syempre iba naman yung nanay ko magsi 70 years old na next month, 'di ba? So grabe naman yung mga nakain niya, na kung ano-ano. So it's very important to detoxify and cleanse our body every day. And then dito po sa picture na to, makikita niyo malaki pa yung goiter niya. So talaga naman, sabi nga ni Mentor Peach kanina, talagang maganda kung ikaw personally magkaroon ka ng testimony, 'di ba? So ako, hindi ako nag-antay kasi yung mother ko, alam ko na meron talaga siyang magandang testimony kasi marami na kami na-try na ibang brands pero dito talaga kay Amazing Barley kami nagustuhan. Okay? Kasi talagang purot, walang halo. So, ayan po yung aking nanay. So, ito po. Share ko lang yung about sa family ko. Sabi ko nga 7 pero 2 po yung nawala na dyan. Okay? 4 sa kanila, meron naman kanya-kanyang family. Okay? So, we live individually sa bahay. So, yan po. Then, dito sa bahay namin, kami lang talaga ni nanay. So, nakakaano lang kasi sabi nga dito, every family has a person who breaks the chain of poverty. So, may you be the blessing to your entire family. Napansin ko eh, ilang magkakapatid kami, wala pa naman talaga yung pwedeng makabreak ng poverty. Kasi nasabi rin naman sa akin yan na yung poverty cycle natin, kung wala kang gagawing pagbabago talaga, extraordinary change, mamamana yan ng mga susunod na generation. So ako, naging aware ako about it. Diba sabi ko, oo nga naman, mahirap naman kung pati yung sa magiging anak ko, diba yung next generation after me, magkakaroon din ng, makakaranas din ng mahirap na buhay. Diba? So ako talagang, I made a decision to myself na hindi pa pwedeng mangyari iyon. Diba? Kaya nga, totoo yung sinasabi ni Press, what's your emotional why? Why do you have to do these things? Kasi sa akin po, grabe. Diba? Grabe po talaga. Talagang hirap sa hirap po yung pinanggalingan namin. We don't have any rich family or friends na connections. Wala po. Kaya sobra. Kaya sabi ko nga, back, ito, nandito na ako sa IAM Worldwide. May nakuha na akong resulta. So I know. Diba? 3 to 5 years from now, I can break that poverty cycle in my family kasi it's already happening. Diba? So, kayo po, yung mga movers natin dito, if you are watching, make that a challenge to yourself kasi hindi pa pwedeng paulit-ulit lang yung generation. Yes, we only live once, but your sacrifice will make a lot of impact on the next generations that to come. Okay? So, ayan po. Ito po yung aking angel mentor. So, completely stranger po kami. Hindi po talaga kami magkakilala niyan. Napanood ko lang po yung video niya sa YouTube. Diba? So, I have this mindset na kailangan doon ako sa top 1 mag-join kasi gusto ko maging magaling din katulad nung mentor ko. Diba? So, when I watch her video sa YouTube, nagulat ako kasi 2 years niya palang ginagawa yung business and yet, kumita na siya ng almost 10 million. So, sino ba naman yung hindi mababaliw doon?
actually, by that time, I don't care about the Ferrari. What I cared most about is yung 10 million. Kasi I know to myself, I can earn 10 million pesos. Kaya ko yun, nasa abroad ako eh. Pero baka 10 years. Di ba? Nakita mo yung concern ko, yung time frame. Papaano niya nakuha yung 10 million sa loob ng 2 taon? Kasi ako kaya ko yun, pero 10 years. There's more things that I can do on that 8 years. Di ba? Kung nag-iisip ka lang talaga on how much you value your time on this earth, di ba? So, ganun po yung naging isipan ko. Kaya talaga nung napanood ko yun, I was impressed with her result on a short period of time. Talagang nag-join po ako ng Jade Package. So, yun po yung sinabi ni Mentor Peach. 1 box lang dapat, pero naging Jade Package. Ikaw ba naman? Si Mentor Peach ang mag-present sa'yo. Partida, wala pang IDP yun. Tok-tok lang yun. Call lang yun, di ba? Pero napa-pay-in niya tayo. And then right now, she's almost 40 million and then she's driving the Lamborghini Huracan Spider po. So, just imagine how bright the future, di ba? Yung nag-aantay sa akin. Kasi yung upline mentor ko, nagawa na. Susundan ko na lang. Yun yung kinagandahan dito sa business na to. Kasi yung future, it's very clear. Okay? Yan po tayo, di ba? Siyempre, nakaka-experience na tayo kasi pinapatry naman yan ni Mentor Peach. So, ito po. Nung nag-join po ako, December 2018. So, the whole year of 2019, I don't really have plan na gawin yung negosyo kasi nga meron pa akong previous career. Then, when I was doing the business, then somehow, nung nag-join ako, I tried to do it. Pero medyo hindi naging maganda ang resulta. For short po, na nagkaroon ako ng lugi na almost 500,000 kasi po nawala yung mga produkto ko. I entrusted it to a right wrong business partner. Kaya sabi ko nung kay Mentor Peach, sabi ko, "Mens, hindi na ito para sa akin." Kasi ako negosyante ako. Naglabas ako ng puhunan dyan, nalugi na ako. Sabi ko, ganun. Lahat na lang negative ang nangyayari. Sabi ko, hindi yan ang gusto kong negosyo. Ang sabi nilang sa akin, alam mo, nalugi ka, bawiin na lang natin dito kay IAM. So, nung unang, hirap isinkin sa utak ko, paano babawiin? Inalugi na nga ako, sabi kong ganun. So, for 1 year po, hindi ako nag-active. Kasi nga, gawa nung nangyari na yun. So, sabi ko, no, talagang hindi magandang networking. Sabi kong ganun, nako, buti na lang, maganda yung product. Yan, yun yung nasa isip ko by that time. Pero, there was this one person, diba? Manager siya ng isang hotel. Shout out dito kay Mentor Mix, diba? So, nag-interest siya sa akin. Ang dami niya nang nakilala sa Pilipinas and yet he decided na mag-join sa akin. Kasi nga, nakita niya yung result ko dun sa previous company and then sabi niya, maganda kung isosolid natin yung Macau para iisang grupo lang tayo. So, sabi ko, grabe naman, bakit may nagtiwala pa sa akin? Eh, ayoko na nga eh. Sabi kong ganun eh. Diba? Pero, nagtiwala siya sa akin. So sabi ko, yung tiwala na yun, pinagkalob niya sa akin, kailangan palitan ko yun ng service, di ba? So hinataw po namin, January 2020, nag-uumpisa na po yung pandemic. Diba? Hinataw namin, every Sunday, 3 to 4 talks kami sa Starbucks sila, nag-i-invite ako, taga-present talaga. Talagang inaral ko, di ba? Kasi kailangan meron kang 001 mindset, especially kung isa kang OFW. Wala dyan yung mentor mo to explain everything for you. You're lucky kasi ngayon meron tayong Zoom. Pero kung walang ganun, you really need to learn everything on your own. Diba? So ganun po naging setup natin. So nakakatuwa lang kasi nung next month, the following month, February, nakasama tayo sa top 20 ng buong IAM Worldwide. So nabaliw ako, sabi ko, wow, grabe, top 20, ang laki-laki ng company. Sabi ko, bago pa lang ako pero naka-top 20 na ako. And then the following month, yung mentor, si Mentor Mix, nag-top 10 naman. Sabi ko pa, mas malupit, mas mataas pa yung rango sa akin. Sabi kong ganun. Pero nakakatawa lang. Ibig sabihin, nagtutulungan kayo and yet, parehas kayo nakaka-achieve. Diba? In 2 months, kumita ako ng 119,900. So, doon na ako napaisip. Sabi ko, sahod ko na to for 2 months, ha. Diba? I-part-time ko lang to, eh. Sabi kong ganun, ha. Mukhang maganda to, ha. Sabi kong gano'n, na-amaze ba ako kasi nag-just for you ako ng 1 beses. Siya naman, nag-just for you gold siya ng 2 beses. Kaya ang bilis niya talagang nabawi yung puhunan niya. Diba? So ito na po, March 2020. Birth month ko po yan, diba? So pag birthday ko po, I used to travel. Kahit saan po, either sa Pilipinas, uuwi, kasamang family, o di naman kaya, mangingibang bansa. Diba? That's the only time na sabi ko, pahinga ko para sa sarili ko. Diba? So, ayan po, supposedly mag-share gawa ko. So, by that time, ang cases lang po dito sa Manila is nasa 13. Sa Macau, medyo marami, 30. So, sabi ko, ay, hindi magla-lockdown sa Manila.
Sabi ko, magagaling ang Pilipinas. Hindi yan magkaka-COVID, hindi yan magla-lockdown. So umuwi po ako, gawa nga ng may ticket na ako. Kaso sakto pong birthday ko, nag-lockdown ang Manila. Nag-lockdown ang Manila. Sabi ko, shucks. Sabi kong ganun. Ano to? Sabi kong, ay hindi yan. Hindi, positive. 3 months lang yan, 3 months. Eh, natapos na yung 3 months. Nag-6 months na. Natapos na yung kontrata ko. Sabi ko, power to. Sabi kong gano'n, wala nang kontrata, wala nang sahod. Diba? So in short, jobless po. Diba? So ang hirap kasi nakasanayan ko na may income, salary for how many years, and then bigla, nawalan ka ng trabaho. Kasi nga, ako talaga yung tipo ng tao na hindi pa pwedeng hindi ako kumita ng pera. Talagang sobrang sipag ko po. Diba? Hindi naman po sa pag-aano. Kasi talaga, malinaw ako kung anong gusto ko mangyari sa buhay ko. Diba? So, ganun po ano. So, ito pang nakakalungkot. Diba? For 10 years being an employee, 8 years sa abroad, 2 years dito sa Philippines, ito lang po yung bahay na napundar ko. It's a 34 square meter row house. Diba? Sinanay lang naman nakatera by that time. Pero, syempre, nung nag-lockdown, alam niyo po yung red sofa na yan. For almost 2 years, dyan po ako nakahiga. Yung sofa na yan. Diba? Sa sala. Kasi nga po, hindi ako magkasya doon sa kwarto. So there was one night, sabi kong ganun, Lord, bakit ganun? Binigay ko naman na lahat. Sabi kong ganun, sabi ko, ginawa ko yung best. Sabi ko, nag-sacrificio na ako, nag-delayed gratification na ako. Sabi kong ganun, lahat na. Pero bakit ito pa rin yung buhay ko? Diba? So talagang napapost nga ako nun eh. Until now, inaantay ko nga na mag-flashback yung post na yun eh. Kasi talagang nag-post ako nun, sabi ko, Lord, I deserve a new house. A new home, sabi ko, hindi ito pwede. Sabi ko, anak mo ako, dapat magandang buhay ko kasi masipag ako. Di ba, hindi naman ako masamang tao. Sabi kong ganun. So, wala tayong magawa by that time kasi nga, lockdown tayong lahat, di ba? So, I have to face it. Ginawa ko siyang motivation. Di ba? Okay, napaka-comfortable ng situation ko. Kailangan may mangyari dito. Mindset, lahat, naka-petics. Ako, lockdown ngayon, kailangan ibibigay ko yung best ko, sabi kong ganun, para after ng lockdown, sila magbabalik sa trabaho, ako, masarap na yung buhay. Ganun yung naging mindset ko, talagang inaral ko. So ito po, sabi ko nga, nawalan na ako ng trabaho, bumalik sa isip ko, ano ba yung meron ako? Diba? Ano ba yung meron ako? IAM Worldwide lang yung meron ako eh. Naisip ko ulit, yung mentor ko, kumita ng malaki, bakit hindi ko kayang kitain yun? Sabi kong ganun. So, sinubukan kong gawin ulit yung negosyo. Diba? Kasi nawala na sa isip ko yung business kasi nga gawa ng, syempre, na-depress ka, gawa nga ng lockdown, diba? So, lahat naman yan, diba, napagdaan natin. Pero, malupit, bike lang ang meron sa bahay, diba? So, sabi ko, grabe to, pandemic, power, sabi kong ganun, nag-bike lang ako. Tapos, nung ginagawa ko yan, naawa ko sa sarili ko pag uwi ko ng bahay. I noticed yung katawan ko talaga ang daming sunburn. Sabi ko, grabe naman to. Sabi kong ganun, ito ba talaga yung payaman to? Sabi kong ganun. Talagang nagulat din si nanay. Ano bang ginawa mo? Bakit ganyan, di ba? E paano ba naman? Kailangan nung pumila 3 to 5 hours nung pandemic kasi lahat nag-transition sa online business para lang makapagpadala ka ng mga products ng barley sa LBC. Ininda ko yun. I mean, I made that sacrifice, di ba? Kasi sabi ko, sa umpisa lang to, kailangan magkaroon ako ng sistema tungkol dito. Pero pinagdaanan ko yun, di ba? Tinanggap ko yun, part yun ng process para magkaroon ako ng magandang resulta, di ba, in the future. So, syempre, hindi naman tayo papayag. Ayan po, yung bahay namin na sobrang liit, naging stockroom na. Naging stockroom na, punong-punong-puno ng mga packages. Diba? Tapos naging mautak na ako. Imbis na ako yung magpapadala, ginagawa ko, si nanay yung inuutosan ko magpadala. Bakit? Hindi napipila pag senior. Diba? Napakatalino ko, no? So, syempre, ilang beses lang naman yun. Kapag masyadong marami akong pinapadala, sabi ko, naisama ka sandali. Kailangan hindi ako pumila kasi ang hirap, sabi kong ganun. Diba? Pero nakakatuwa kasi blessing, sabi ko. Wow, grabe. Alam mo, naging good problem. Nagre-reklamo ng nanay ko, ano ba naman tong bahay natin, bodega na. Wala na akong matulugan. Sabi ko, talaga naman. Diba? So isip na naman tayo ng paraan. Pero alam niyo po, napakabait ni Lord. Kasi tinodo ko yung pagbe-business. Nung una talaga, nag-focus din talaga ako paano ko makapag-generate ng malaking income. Diba? Kasi nga, pandemic, sabi kong ganun, maraming tao ang walang pera. Sabi kong ganun, nasa isip ko. So sabi ko, yung products natin, napakaganda yung barley.
So yung sinabi kanina ni Mentor, Pitch Retailing alone, huwag niyo i-take for granted. Bakit? In one year time, nagkaroon ako ng almost 2.4 million sales sa barley pa lang. Barley pa lang po yung binibenta ko yun sa loob ng isang taon. So just imagine, isang taon, 2021, kasagsagan ng pandemic. Sabi ko, thank you Lord. Never kong ma-imagine na magkakaroon ako ng ganitong sales. Di ba? So ito, sa JNT ko to, no? Sa courier ko to. Hindi kasama dito ang mga packages. Okay? Sa retail sales ko lang po yan. So grabe lang, napakabait ni Lord. Kaya nakapasok tayo sa top direct sellers ng buong company, di ba? Then ito, syempre hindi naman pwedeng puro ka lang benta, di ba? Sabi ng mentor ko, Jerby, maganda yung ano, pagre-retail. Pero hindi mo makukuha yung time and financial freedom dyan. Bakit? Pag ikaw nagkasakit, pag ikaw nagkaroon ka ng personal problem, paano ka makapagbenta? Sabi ko, oo nga, no? Then it made me realize din yung top 1 namin, yung top 2, yung top 5, yung top 10. Bakang hindi nagbebenta ng isang box ng barley. Pero kumikita ng kalahating milyon, isang milyon sa loob ng isang linggo. Sabi ko, ganun. Napaisip ako. Sabi ko, oo nga, no? So ayan po, sinubukan, ginawa natin yung pagbibuild naman, di ba, this time. So ayan, kumita na tayo ng 424,000. Tapos ito, makikita niyo yung laman ng dashboard ko, 720,000. Yan po yung ginamit ko na down payment. Kasi po, nakahanap ako ng lupa na mabibili. Okay? Kasagsagan po ng pandemic. Grabe. Sabi ko, si nanay kasi wala na siyang ibang bukang bibig. Ano ba naman to? Ganito, ganito. Kailangan ko na ng bahay. Ganito. Alam mo yun, yes, nanay ka na lang. Kasi sabi ko, naisigurado ko magpapagawa tayo ng bahay. Lahat nagbebentahan. Pandemic, lahat mahal yung materialis, yung labor and everything. Pero wala akong magawa eh. Pag si nanay mo nang nagsabi, parang wala akong magagawa. Anak ka eh. Di ba yung parang hindi mo alam kung ano yung nasa isip niya. Di ba na alam ko naman, yayaman ka. Alam ko, magkakaroon ka ng bahay. Ang tanong ko, matitirahan ko pa ba yan? O, pag ikaw sinabihan ka nang hindi ka mapapaisip, sige na. Diba? Ginawa po natin. Diba? So, talagang lakasan lang ng loob. I took the risk na makapagpatayo ng bahay. So, yun yung nakakatuwa lang kasi napakabait lang ni Lord. Diba? Talagang hindi tayo pinabayaan na nakapagpatayo tayo ng bahay na ganito. So akala ko hindi mapapatapos. Sabi ko na, ay, ang hirap na. Sabi kong ganun. Foundation lang matatayo natin dito. Sabi kong ganun. Pero hindi nagkulang si Lord eh. Diba, hinataw ko yung business. Hindi ko ginawang dahilan na nagpapagawa ko ng bahay, wala akong pera. Kailangan ko maghanap ng pera. Sabi kong ganun. Yun yung naging mindset ko. Kaya hindi ako pwede maistorbo. Hinataw ko po yung business. Kaya nagkakaroon po ng sizzle event sa MVP All-Stars. Nakakasama po tayo sa top, 'di ba? So 'yun yung kinagandahan, dumating pa sa point po, nag-top 1 mover tayo sa buong MVP All Stars, 'di ba? So isa 'yan sa mga core team ni Mentor Pitch, 'di ba? So nakakatuwa kasi nag-top 1 ako, magagaling din yung mga nasa MVP All Stars, like sila Mentor Shane and Phoenix, sila Mentor Floor, 'di ba? So ang dami, nakakatuwa kasi kasama ko yung leaders ko, apat na leaders ko kasama ko din. So sabi ko, napakaganda lang ng business talaga kasi hindi ka magiging successful kung wala kang tutulungan ng ibang tao under your organization. Okay? Pati nga si nanay, nag-top seller eh. Di ba? Nakakatawa lang yung si nanay, napakagaling niya pag sinabi ko, Nay, mag-text blast ka dyan. Message mo lahat ng mga nag-inquire sa page. Message yan siya. Talagang binibigyan ko siya ng quota. Like, kailangan makasend ka ng 50 messages per day. Ginagawa niya. Kasi sabi ko sa kanya, ginusto mo magkaroon ka ng bahay, ha? Sabi kong gano'n, sige, pagtulungan natin to. Sabi kong gano'n. So, gano'n po yung nangyari sa atin. So, yan po ano. So, ayan po, nakasama din po tayo sa top mover, sa DR Challenge po, diba? So, grabe lang kasi sabi ko nga dun sa, ano ko, sa mentor ko, is ano, sabi ko, mens, ang hirap naman pumasok sa top. Sabi ko, gano'n, magagaling na yung mga nandyan eh. Sabi ko, hindi, kaya mo yan. Mag-focus ka sa pag-DR. That's the only thing that you can control at the moment. Sabi niyang gano'n sa akin. So, ginawa ko yun. Diba? Ginawa ko mag-DR na mag-DR. Kaya in one month po, nagkaroon ako ng 19 DRs. Diba? Tapos, eto nakakatuwa kasi may naka-duplicate sa akin na business partner ko sa Hong Kong. So, 29 sa kanya, yung akin naman 26. In 2 months time, I guess. Diba? So, nakakatuwa. Sabi ko, ayos ha. Pwede pala din talaga kapag gagagalingan mo. Kaya yun po, nakasama tayo sa top ng buong MVP. So speaking of MVP, di ba? Hello! MVP to, home of the champions. Magagaling yung mga taga-MVP. Di ba? So nakakatuwa lang kasi nakakasama natin, nakakatabi natin sa top. Then nitong March 2022, nag-top 3 tayo. Nandyan yung leaders ko, tatlo.
Okay? So napakaganda talaga ng negosyo. Ano? So ayan po, syempre hindi mo lang ginugol na mag-top ka sa MVP, kailangan makapasok ka sa top movers ng buong IAM Worldwide. So ayan po ang nangyari naman. Okay, nag-top 39 tayo, top 32, and then we even reached yung top 27 nitong March 2022. So nakaka-amaze, sabi ko grabe, bago lang ako pero nagagawa ko na rin makapasok sa buong top movers ng IAM Worldwide considering hello, 100,000 more than plus, 'di ba? So yan po ano, so dito share ko lang kung paano rin natin nagawa yung negosyo. Syempre, most of my business partners po are OFW. Okay, OFW po sila, no? So sa Macau, sa Hong Kong. So yan po usually yung mga nandun talaga yung mga leaders. So sabi nga dito, you don't build a business, you build people and then people build a business. So yun po yung nakatatak sa isip ko. Kaya I have to be flexible kasi mostly of my team members po, mga marami sa kanila sa bahay nagtatrabaho, di ba? And din naman yung iba, professionals. And yet, talagang syempre, mas matanda sa akin. So hindi ko alam kung ano yung personality nila, pero dahil napag-aralan natin yung DISC, talagang naaral naman natin kung paano gawin yung business ng tama, di ba? So kung kailangan mo magpatawa, magpatawa ka. Kung kailangan mong, alam mo yun, lahat, you have to do everything to bend para makuha mo yung loob nila. Kasi the time na nakuha mo yung loob nila, that's the only time that they can trust you. And then that's the only time na kapag nakapag-trust sila, that's the time na magagawa niyo yung negosyo. Okay, so ayan po, nagkaroon tayo syempre ng ma'am, meeting after meeting, di ba? Consistent tayo niyan ngayon, di ba? Every 10 p.m, talagang usapan, mga OFW. So it's been my mission, sabi ko nga doon sa video, is to really help Filipinos, especially OFWs, na makapag-for good, di ba? Makuha yung time and financial freedom. So yan po yung ginagawa natin daily. So we get to know each other, build more relationship para mas makilala po. Okay, then ayan, nagte-training na rin po tayo sa MVP All-Star. So isa na rin po tayo sa mga speaker. Okay, then not only that, nakakatuwa sa negosyo kasi yung mga business partners ko kumikita rin. Okay, hindi lang natin to na-update pero marami na rin po tayong mga 6-digit achiever under our organization. Not only that, marami na rin po nakahit ng Give Me 5 and Just For You. Yan po ano, yung mga shoutout sa Team Dynamo Worldwide. Yan po. Okay? Syempre tayo, hindi tayo pwede magpahuli. Diba? So nakahit po tayo ng Jade For You and then Just Gold For You tapos Give Me 5. So yan po. Kaya napakabilis po makuha yung 1 million sa totoo lang. Kung hahatawin mo yung pag-DDR, di ba, pag-sponsoring, lalo na kung ang goal mo, mapalaki yung grupo mo. Ito po. So Just For You bonus pa lang, I was already able to earn 1 million pesos. So ginaya ko lang yung upline ko kasi 1 million din yung kanya. Sabi ko, kailangan maka 1 million din ako. Di ba? So masyado natin ginalingan kasi sabi ko, this is the only thing that I can control at the moment, yung sarili ko. I cannot depend on my team kasi OFW sila, they're doing it part-time. Hindi pa sila ganun talaga kasolid kasi nga bago pa lang mga new bloods din sa business. So sabi ko, kailangan magsipag talaga ako. Kailangan ipakita ko na kung nagawa ko, magagawa din nila kasi nga nagawa ko. Okay, so ayan po, ito, kumita tayo ng 835,000 sa loob lamang ng 4 months. Diba, not only that, 1 month income ko, 206,000. So grabe, from 50,000 na monthly income ng OFW, kaya mo palang kumita ng 206,000. Diba, then I was also able to earn 124,000 sa loob lamang ng isang linggo. Ganun po kaganda yung IAM Worldwide, 'di ba? Ganun kaganda kapag ikaw nakapag-build ka na rin ng grupo mo tapos hindi mo tinigilan din yung pag-sponsor para mas lalong lumaki yung grupo mo. Okay? So this income will speak for itself. Maliit pa lang 'yan i-compare natin sa top mentors, but that is a big achievement for me, 'di ba? Lalo na sa akin na isang OFW. So tok lang. Kailangan mo lang talagang sipagan na kumausap ng maraming tao kasi yun lang naman yung sekreto dito sa business. Pag wala kang kinausap, wala kang talk, then wala kang result. Diba? So ayan po. Then I was able to hit my SAFR with 19 direct referrals. Diba? Just imagine. Kasi sabi ng mentor ko, kaya mo mag-SAFR. Diba? Kaya mo mag-SAFR kahit sarili mo pa lang. So ginawa ko po. Okay, so yan po yung kinagandahan ng ano natin kasi on this first rank talaga naman kailangan mo lang pakita sa team mo na nagawa mo eh. So baka kaya mo din gawin kasi nagawa ko eh. 'Di ba? So it can open their mind. Oo nga no, nagawa ng mentor ko. Sige, gawin ko din. So yan po, talagang continuous talk po yan. Talaga iba-ibang bansa. Ano? So yan po. And then right now, meron tayong 6 na elite executive under our team. So I'm really hoping, diba, na this month madadagdagan po 'yan.
Okay? So, yan po. Then, we're also planning na makapag-put up na rin ng IBC sa Macau kasi talaga naman nandun yung big group natin. Then, ito lang po, share ko lang sa inyo yung team productivity natin for 2021. Nagkaroon po kami ng 8.5 million sa loob ng 2021. Isang ruby tapos apat na sapphire. Then, this year, yung from January to June, 4 million na po. And then, nakakatuwa lang kasi ito, 6 months, pero nagkaroon kami ng team sales na walang promo, 2.3 million nung March. Diba? So, pag talagang tinodo mo, nilagay mo yung sistema, yung rank up, maintindihan ng mga team members mo, possible eh. Diba? Talagang rank up is the key para lumaki yung sales mo, magkaroon ng mas maraming elite executive under your team. Diba? So, yun po ang ginawa natin. So, ito, kaya naging posible po yung bahay natin. Yan po yung biggest result ko somehow dito sa negosyo na to. Na in 2 years doing the business full-time, nakapagpatayo po tayo ng isang two-story house with roof deck. Alam niyo po ang maganda lang dito kasi fully paid cash po ito. Okay, hindi po natin to ni-loan kasi nga po hindi tayo ma-approve sa bangko. Hindi tayo ma-approve sa bangko, gawa nga daw na, ay, networker ka, wala kang stable income. So kahit pakitaan ko sila ng cash, ayaw nilang i-approve. So sabi ko, okay. Then hatawin ko ulit yung business, sabi ko ganun, ayaw nyo pala. So ayan po, yun ang ginawa natin. So makikita nyo dyan, nakamotor pa tayo eh. So nakaka-bless lang kasi talaga naman, February, binili ko yung lupa tapos nagkaroon lang ng delay kayo nung Pasko last year. Dito na kami nagpasko. So talagang Christmas yan para, Christmas gift yan para kay nanay na nakatira kami sa bagong bahay. Ano? So yan po. Then syempre nakakasama na rin natin yung mga core leaders ng MVP All-Star. So nakakatuwa yung ano eh. Kasi yung tao ba, yung friendship, yung connections, you get to know each other. So napaka-importante nun. Lalo na kung nasa ganitong klaseng negosyo, mahalaga talaga that you are being associated with right people. Okay? So ayan po. Then ito yung last event namin nung nagkaraoke kami. Diba? So ayan po. So ito, share ko lang especially sa mga OFWs natin na business partners and then dun sa mga part-timers po. Ano, ito lagi kong sinasabi sa team members ko. Napakaganda ng negosyo. Diba? Ako pinangarap ko lang. Ang sarap mag-for good dito sa Pilipinas, nakasama mo yung pamilya mo, 'di ba? Nakakakain kayo sa labas, nakapag-celebrate ka ng birthday mo, meron kang negosyo, kumikita ka. Yun yung i-look forward mo. Kaya ngayon pa lang habang nasa ibang bansa ka, hatawin mo na. Ibigay mo na yung best mo kasi nangyari sa akin. Posible din 'to mangyari sa iyo. Kaya ang sabi dito, you can earn more money, but you can never earn more time. Yan yung isang pinakamalaking question na kahit anong gawin natin sa buhay natin, yung oras hindi natin kayang bilhin. Kaya ang kailangan mo lang gawin, bilisan mo. Find an opportunity. Kung nandito ka na sa IAM Worldwide, itodo mo. Di ba? Kasi napaka-bright ng future natin. Grabe yung resulta ng mga top mentors natin, di ba? So sabi ko na lang talaga, thank you Lord for this gift of time I have every day to spend with my family. Grateful for this business that made it possible. Okay? Grabe lang kasi hindi ko naman akalain na ganito magiging resulta ko sa ganitong negosyo. Dati akong negative sa ganitong business. Talagang ayaw ko kasi yun ang na-mindset sa amin. Diba? Kaya never ako nag-entertain nito. It's so happy, napakaganda ng produkto. And then when I studied the compensation plan, diba, sabi ko, grabe, posible. Kasi kumita din kagad ako. Apat lang, 300,000 ka na eh. Sabi ko, napakasarap. Ano? So I hope guys, na-inspire kayo. Ano? So ito lang naman yung ano natin, pero hindi pa ako tapos. Let me just end this. So paano siya naging possible sa akin, diba? So it's very important that you really make a decision. So ito lang naman lagi yung nasa isip ko kasi every day we have a choice not to do the business or not, 'di ba? So titignan mo lang yung sarili mo para makuha mo yung resulta sa negosyong ito. It's very important na ikaw mismo you really made a real decision, 'di ba? Kasi it happened to me na okay, pwede kong gawin 'yan kasi may trabaho pa naman ako, may other income source of income pa ako, 'di ba? So, ang dami mong ano, ang dami mong iniisip na backup plans, 'di ba? May plan B ka, may plan C ka. So, ang dami mong backup. So, kaya hindi mo nabibigay ng todo, 'di ba? So, ako nung minsan nakatin talaga ako ng event namin sa online lang, 'di ba? So, I really make a decision na to walk away from being lucky.
'Di ba? Kailangan mag-decision ako na I have to be a professional network marketer, 'di ba? Not just in theory, but in practice, 'di ba? Hindi lang basta sa practice, but also in results. Kasi results speaks. No matter how good you are, pero pag ikaw wala kang resulta na may pakita, napakababa ng ano mo, ng power mo to influence your team members, 'di ba? Kasi ikaw ang lagi nilang unang tinitignan. So it's your responsibility to really build your result as fast as possible. 'Di ba? Kasi 'yun yung makikita sa iyo ng mga under ng organization mo. So a real decision, hindi ka titingin sa kaliwa, sa kanan. Sa'yo ka lang titingin, 'di ba? Look straight forward. Well, wag nang mag-retreat or no other options going to the top. Ito na 'yun. Bigay mo yung todo mo, 'di ba? Kasi when you burn your bridges, then that's the time na na-eliminate mo lahat ng escape plans mo. Okay? So pag ikaw nagdesisyon ka talaga, hindi wish, 'di ba? Hindi dreams, 'di ba? So goal, 'di ba? 'Yun ang sinabi sa akin ng mentor Peach, eh. Hindi ako nag-wish. I set a deadline, it's a goal, 'di ba? So dapat ganun din. Lagyan mo ng deadline kung kailan mo gusto makapag for good, kumita ng 1 million, makapaglabas ng first car mo. 'Di ba? Kasi sa akin naging mahirap ito nung una eh. Pero that made me delayed my result somehow, 'di ba? Dahil dun sa mindset ko, kasi nga napakahirap kasi meron akong investor mindset, practical mindset. So hindi siya ganun kabilis baguhin. Pero kung nagawa kong makinig sa mentor ko ng ano, ng mas mabilis na intindihan ko 'to, na open yung mind ko, baka mas mabilis ko na ilabas yung ano ko, yung first car ko, 'di ba? So 'yun lang naman ang sinasabi natin dito, wala namang other secrets to success. You just have to decide every day. 'Di ba? Kasi every day na-reject ka, mawawalan ka ng gana, yung isa mong downline, ayaw na kasi pinagbabawalan ng partner niya, 'di ba? So ang daming mga negatives, 'di ba? Many people don't become successful in this business. It's simply because ang dami nilang distractions. 'Di ba? It's simply because yung ginagawa nila, it's for average people. Kaya walang resulta. 'Di ba? Kaya kung ikaw gusto mong magkaroon ng extraordinary result, make it sure that you're doing an extraordinary activity that can produce an extraordinary result. Okay? So ngayon yung opportunity mo na 'yan. So ako, isa ako sa nagpapatunay. So hopefully na nagawa kitang ma-inspire, 'di ba? Kasi ako nag-decide lang din naman ako. It's hard for me at first, but then with the help of your mentors, with your co-business partners, 'di ba? Mas maiintindihan mo lalo, mas ma-appreciate mo kung gaano kaganda si IAM Worldwide, 'di ba? So ito, hindi mo kailangan actually ng feedback from your family or even your close friends, 'di ba? Kasi sabi dito sa Psalm 139 verse 14, I am fearfully and wonderfully made. Ikaw 'yan. You are complete. Huwag ka na maghanap ng iba, 'di ba? Sarili mo, 'yan yung kailangan mo para makuha mo yung success. 'Di ba? There's no other person in charge, only you. And believe that you are fearfully and wonderfully made. 'Di ba? Paniwalaan mo, kasi pag ikaw may duda ka sa sarili mo, which always happens sa ating mga distributors, mahirap gawin yung negosyo. Every time you face rejections, parang napapaisip ka na kagad mag-quit. So believe that God give you everything para makuha mo din yung resulta na gusto mo. But it will happen if you are the right person already. So make sure to build yourself, 'di ba? Be confident, aralin mo yung negosyo, lalo na itong diniscuss ni Mentor Pitch, 'di ba? So dapat alam mo yung pasikot-sikot ng marketing plan natin para mas ma-explain mo ng mas mabuti. So sa sarili mo lang yan lahat, mentors, magsisimula. 'Di ba? Paniwalaan mo lang yung sarili mo, kasi at the end of the day, hindi yung mentor mo, yung upline mo, or even your downline. It's just yourself and God. 'Di ba? It's through His grace kung ibibigay niya sa'yo yung ganyang resulta if you are the right person already. Okay? So, eto po. Let me just end this with a story. Diba? Kasi para lang mawala. So, I hope you guys still nandiyan pa kayo. Diba? So, I hope you get inspired by my story. So, eto po. Share ko lang din sa inyo. So, ito kwento to ng isang bata. Diba? Itong bata na to talagang laki sa hirap. Diba? Laki sa hirap. Pero napakagaling. Diba? Magaling siya. Bakit? Sa lahat ng laro ng pangkali, alam niya. Mapajolens, 'di ba? Tex, 'di ba? Pogs, o di naman kaya kahit yung lastiko, lahat 'yun ginagawa niya. Pag ginagawa niya 'yung inaaral niya isang laro na 'yon, talaga naman nagkakaresulta, ang galing,
Di ba? Pero alam mo ba itong bata na to, napaka-utak niya. Napaka-business-minded niya. Alam mo bakit? Kasi pagka ginagalingan niya doon sa isang laro na yon, ang ginagawa niya, binibenta niya. Binibenta niya doon. Siyempre, mauubusan yung kalaban eh. Oh, bili ka na sa akin. Oh, edi tatalunin mo ulit, di ba? Ganun ang ginagawa ng batang 'to eh. Sabi niya, grabe. Pero bakit niya ginagawa 'yan? Kasi syempre, galing lang mahirap lang naman sila. Wala namang magandang trabaho yung parents niya, di ba? Ilan silang magkakapatid, di ba? So ginagawa niya 'to talaga. Tapos ngayon kailangan niya nang mag-aral, di ba? High school. So anong ginawa naman ng batang 'to, di ba? So, ayan, nakaisip siya magbenta ng pastillas, di ba? Yema. Alam mo yun? Tapos, ito, yung Choco Crunch. Sa mga kaklase niya lang din. Pag pumapasok siya, may dala siya nun. Talaga naman napakasipag. Talagang madiskarte. Kasi nga, malinaw ang gusto sa buhay. Then, syempre, after ng high school, nagkolehiyo. Hindi kayang i-finance ng parents niya. Kasi nga wala eh. Yung mga kapatid niya, may kanya-kanyang pamilya, hindi rin siya matulungan, di ba? So, itong bata na to, kailangan niya mag-stand alone by himself, be independent. Pero hindi nagpatalo itong bata na to. Talagang nanindigan. Alam mo kung anong ginawa niya? Nung college, nag-start up siya ng loading business. Kahit walang puhunan, ginawa niya ng paraan, di ba? Nag-part-time muna siya, tapos namuhunan siya dito. Kasi wala pa naman eh. Di ba? Sabi niya, ito muna gawin ko kasi kolehiyo eh. Mahal magpa-college, di ba? Pero syempre hindi natigil doon. Nagbenta rin siya RTW. Napakasipag ng bata, di ba? Bumibili siya sa divisoria ng mga damit, tapos binibenta niya doon sa mga kaklase niya, di ba? Syempre hindi pa sapat yung kita na yun. Alam mo kung ginawa niya? Nagtayo pa siya ng printing business. Bumili lang siya ng printer. Alam mo ba malupit dito? Printer lang yung binili niya, wala sang camera. Pero every time na may field trip yung mga kaklase, yung buong classmate niya, ginagawa niya, kinukuha niya lang yung micro SD, 'di ba? Tapos piniprint niya lahat 'yun. Tapos ibebenta niya 'yun. Wala siyang pinipili, kahit pangit piniprint niya para bayaran lang ng mga kaklase niya. 'Di ba? Magtatanong, "Oh, bakit mo naman 'to printin? Ang pangit ko dito ay hindi naman kasi pwede lahat maganda ka't gwapo. Kailangan meron din pangit na shot." Talaga napakagaling ng bata pati mag-sales talk, 'di ba? So, nakakatuwa lang kasi alam niyo yung bata na yun, nakapagtapos siya. Nakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral, di ba? Kasi yung bata na yun, di ba? Ito na siya ngayon. Di ba? Meron na siyang sariling bahay, nakapaglabas na rin ng sariling sasakyan. So, kung iisipin mo, napakahirap ng pinanggalingan ko, pero I made it possible with the help of the Lord. Di ba? Nagawa ko na hindi ko akalain na sa ganitong klaseng industriya kung makukuha yung pangarap ko na bahay, yung first house, yung first car, di ba? Kasi lahat yan first pa lang eh. There's still more to come kasi nasa IAM Worldwide tayo. Always remember, di ba, sinasabi ng BODs natin na napakalaki ng Diyos natin, kaya bakit mo titipirin yung sarili mo? Di ba? Diyos, hingin mo sa Diyos yung mga malalaking bagay, kailangan mo lang taasan yung pananampalataya mo sa Kanya. Kasi kapag ikaw nakita ng Diyos na deserve mo na yan, ibibigay yan sa'yo ni Lord. So, yun lamang po. I do hope na na-inspired ko kayo, di ba? So, I forgot, yan po tayo, di ba? So, car achiever na po tayo, brand new Montero Sport po. Ano. So, yan po yung ating recent result. So, ito po, binibigay ko to para sa grupo ko. I want to be a living example for them. So I'm looking forward na kung sino man ang makapag-for good, di ba? Unang makakasakay dito sa Montero kasi nilakihan na natin para pang maramihan talaga, di ba? So ayan po ano. So thank you so much for the time and see you all at the top. So by the way, mentors na nakalimutan ko, di ba? So thank you so much, Mentor Peach, sa pag-assist sa akin, di ba? Syempre for being my angel mentor and also to the BODs for giving this company na napakaganda na truly life-changing, maraming natulungan na buhay, 'di ba? So thank you so much. And then syempre to my team Dynamo Worldwide, so hopefully we can make a history sa atin, magkakaroon ng unang mga multi-millionaires, 'di ba, sa grupo natin sa na mga OFW, kasi yan yung naging mission ko din, na kung ako nakapag for good, so possible kayo makapag-for good din, na nakuha din yung mga pangarap sa buhay. Diba? So, it's all made possible with the teamwork that we have with the MVP All-Stars. So, ayun lamang mga mentors. So,
hopefully nabigay ko yung best ko, 'di ba? Kasi ang tagal ko rin talagang pinag-isipan kung gagawin ko ba talaga tong resulta na to, pero it has come to the decision na kailangan na talaga, 'di ba? So it took me some time, kaya kung ikaw hindi mo pa nilalabas yung first car mo, I suggest bilisan mo na. Unahin mo na yung car. Wag mo na yung bahay. Based on my experience, you can ask me why. Diba? So, sundan mo lang talaga yung right formula. Kasi, yun yung nangyari sa mga top mentors at yun lang dapat natin gayahin lang. Kasi, duplication lang naman yung negosyo natin. Kung may nauna, panigurado may susunod. So, ayun lamang, mentor pitch. Ayan, nandiyan pa kaya si mentor pitch. Yes, tayo lang. Mentor pitch. Para kumita, maaga akong nagsumikap magtrabaho, hindi lang para sa akin, kundi para kay nanay rin. And it wasn't easy. 8 years ako nasa ibang bansa. I had to do multiple jobs. Things were going well until nag-pandemic at nawalan ako ng trabaho. Parti ng naipon ko na skampa at nawala. Buti na lang at my IAM Worldwide, hindi ko plinano lahat. But God orchestrated everything smoothly in this business. I am doing this full-time for 2 years. At kung kailan ako naging unemployed sa buong buhay ko, doon pa ako masenso simula ng pandemya. Nakatulong ang IAM makapagpatayo ng bahay para kay nanay. At ngayon, ito ang isa pang resulta. Bunga ng pagsisikap sa IAM para sa aking grupo, Brand New Montero Sport. Salute to Team Dynamo Worldwide. Tama nga naman, many are the plans in a man's heart, but it is God's purpose that prevails. Ang akala ko, nasa ibang bansang pag-asenso. I thought it was my misfortune to lose a job. But it was God's way of redirection to a better life. Former OFW, now a full-time IAM distributor, and my purpose is to help more people to achieve time and financial freedom. I am Jerby Sumayan, an agent of hope. I am Dynamo, and I am Worldwide.